Mariing tinutulan ng ilang political analyst at mga expert ang muling pagsusulong ng panukalang charter change o pag-aamyanda sa saligang batas. Sa panayam sa teleradyo, iginiit ni UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay na hindi ang pagpapalit ng konstitusyon ang solusyon sa mga isyung hinaharap ng Pilipinas. Marami anyang probisyon sa 1987 Constitution na malaki ang pakinabang pero hanggang ngayon ay hindi na ipatutupad dahil walang sumusuportang mga batas. Huwag sana maging tone deaf yung ating mga mambabatas, no? At pakiramdaman kung ano yung dapat na i-prioritize sa pagbangon natin bilang bansa. Our 1987 Constitution has not even been fully implemented. Gusto nang baguhin. Napakadaming provision sa ating Constitution na hindi pa na-implementa. Anti-dynasty, freedom of information, people's initiative. Lahat po ito nangangailangan ng enabling law na hanggang ngayon po wala. So kung meron mang problema yung Constitution, it's not the Constitution itself, it is the inability of the Constitution to be fully implemented because the laws that are needed have not been passed by Congress itself. Ganito rin ang punto ni dating bayan muna Congressman Attorney Nery Colmenares na naniniwalang hindi kailangan baguhin ang saligang batas para maresolba ang mga problema sa Pilipinas. Para kay Colmenares, dapat tutukan ng pamahalaan ang pagsugpo sa katiwalian, pagtugon sa security of tenure ng mga manggagawa at pagsasaayos ng reforma sa lupa ng mga magsasaka para maresolba ang issue ng kahirapan. Ang rason kung bakit kailangan ng term extension, kasi sabi nila maraming trabaho ang kongresista, kulang yung 3 taon. Kaya nga sabi ko, kung marami pala kayong trabaho, bakit padagdagan nyo ng CONAS, di ba? Mas malaking trabaho yon. Kagagaling lang natin sa pandemic, taas ng inflation, sibuyas, etc. Bakit hindi natin unahin yon? Kasi sabi ko nga, paulit-ulit kahit kung hindi natin ma-solve yung kawalan ng security of tenure ng manggagawa, o lupa sa mga sasaka, o korupsyon sa gobyerno, kahit mag-chat-chat tayo Naniniwala ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento na ang panukalang term extension ang dahilan kung bakit agresibo ang ilang mambabatas na isulong ang charter change. Nakababahalaan niya ito, lalo't posibleng maabuso ang kapangyarihan, lalo na ng mga magkakapamilyang nasa gobyerno o yung mga political dynasty. Kahapon, nang simulan ang public consultation sa Kamara para sa mga panukalang batas kaugnay ng charter change. The sense of entitlement, it is as if the position is theirs forever. Grabe, no? So parents, tapos mga anak-anak, kamag-anak ang nagiging mga pinuno sa mga local governments, city governments, and even national. So, and there was a study about the dangers of political dynasties, no? Several studies, and they showed the dangers of political and economic control. Actually, hindi lang political control. You add economic control because of political dynasties. Yeah. So I think high time to flesh out this constitutional provision and even the provision in the political dynasty to make it more consistent with the intention of the framers, marginalized and vulnerable sectors of our society.